Ang duty ng panggabi ay isa sa pinakaayaw kong trabaho, lalo na kung mag-isa ka lang sa tindahan. Mabagal ang oras, wala kang makakwentuhan at antok ang pangunahin mong kaaway. Nakaengkwentro na rin ako ng iba't ibang klaseng lasing, gaya na lang ng sumuka sa mesa. Yung iba naman, natutulog sa gilid katabi ng basurahan. Minsan mapapailing na lang ako habang minamasdan na nakandusay sa lapag na walang malay dahil sa kalasingan. Naawa naman ako, hindi dahil sa sinusuportahan ko ang bisyo nito, kundi sa mga pamilya nag-aantay na makauwi ang kanilang padre de familia. Isang dakong Biyernes ng gabi, alas 10. Napaka-busy ng mga oras na yon. Kaliwat kanan ng mga customer na pumapasok sa aming tindahan. Pero okay lang, dahil mas gusto ko pang magtrabaho ng ganito kesa sa tumunga nga na lang at walang benta. Pinapaligiran ng tindahan namin ang malalaking kondo, kaya madaming tao ang labas-masok para bumili rito. Masaya naman kahit mag-isa lang akong nag-duty, hindi ko na iniinda ang pagod. Pakiramdam ko nga, mas bumibilis ang takbo ng oras lalo kapag masyado kang abala sa iyong trabaho. Pansamantala lang naman ako mag-duty sa branch na ito, dahil biglang nag-awol ang tauhan na siyang naka-duty. Hindi na rin ako nakatanggi, pansamantala lang naman daw, habang naghahanap pa sila ng ipapalit. Mag-aalas 12 na nakahinga ako ng maluwag-luwag. Wala nang customer na pumapasok sa aming tindahan kaya ang saya sana sa pakiramdam. Yun nga lang, tumambad sa aking harapan ang kaliwat kanang nagsikalat ng mga basura. Nasipagan kong linisin na lang ang mga ito dahil ako lang din naman na maglilinis bandang huli. Masipag at masinop ako pagdating sa gawaing bahay kaya sanay na ako sa mga sitwasyong ganito. Trabaho naman talaga naming mga store crew yung linisin ang duming iniwan ng bawat customer. Wala kaming pagkukulang sa pagpaalala. Kulang na lang, isubo namin ang lahat ng patakaran na nakapaskil sa gilid. Wala sa taas ng edukasyon na susukat ang pagkatao. Mababa man ang pinag-aralan mo, pero kung marunong kang dumisiplina at rumispeto sa iyong kapwa, ay daig mo pa ang tinatawag na edukado. Matapos ako maglinis, ay pansamantala ko munang isinara ang pintuan para ilagay ang mga basura sa opisina. Kinaumagahan na namin ito kalimitang nilalabas. Kinakalkal kasi ng mga aso't pusa sa tuwing ilalabas namin ang mga ito. Sinusunod ko lang kung ano ang utos ng nakakataas sa amin. Nagpalit na lang din ako ng damit dahil medyo natalsikan ang dumi ang suit ko. At pagkatapos, ay nag-ayos na din ako ng mukha. Inaamin ko, hindi naman ako ganun kaganda. Subalit naging ugali ko na at nakasanayan ang palaging tumitingin sa salamin, oras-oras. Hindi kasi ako mapakali, lalo na kapag naiiwan ko ang salamin. Siguro normal na sa aming mga babae ang ganito, o baka ako lang. Halos 10 minuto akong nananalamin, pero habang tumatagal ako sa pag-aayos, ay namalikmataan kong may nahagip sa aking salamin na parang anino ng tao, nakatayo sa aking likuran. Nilipat-lipat ko ang hinahawakan kong salamin para makita sa refleksyon. Nung una, wala naman akong nakitang di kaaya-aya. Pero nung pangatlong beses kong paglipat, ay bigla na lang ako nagulat. Bagay na napalingon ako sa may bandang pinto. Sinabihan na din ako ng manager namin na mag-ingat daw ako sa may bandang opisina dahil kada madaling araw ay may nagpaparamdam daw dito. Bilin pa niya, huwag daw ako magtatagal masyado, lalo na ako mag-isa. Binilisan ko ang pag-aayos, pero bago pa man ako matapos ay inunahan na ako ng takot. Bigla na lang nagsitayuan ang balahibo ko nang makita kong bumukas ng marahan ang cabinet namin sa opisina. Napatakbo ako papalabas ng gusaling yon. Tuloy, naiwan ko ang salamin sa mesa dahil sa pagkataranta. Ito rin pala ang rason kung bakit napilitang umalis yung nagtatrabaho rito. At base sa record, masipag at walang problema pagdating sa trabaho ang taong yon. Di lang din isang empleyado ang umalis dito, kundi
madami-dami na rin. Dahil siguro, hindi na nila kinaya ang takot. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit ito ang pinaka-aayawang branch ng mga kasama ko. Naglakas loob lang naman kasi ako dito. Dahil hindi ako makatanggi nung manager ko na ang nakisuyo sa akin. Simula nung nangyari yon, hindi na rin ako nagpa-assign sa branch na yon. Lalo na kung panggabi.